groups ng troops natin. Oh, dati naging rebel group ako nung time na nasa SRTS ako. Kasi doon na umpisa yung kudeta eh. So, that time, hawak ko ata yung, ano, yung SR-100. So, naging, ano, naging nakasumapi ako sa, ano, sa kudeta no 1989. After that, so, wala nangyari, na-demote ng ilang ranggo. And then, pero eventually, how many years, bumalik din. Ano yung nag-udyok para sumama kayo? Since sarhento na ako that time, siguro, dahil sa, isa sa siguro yung mga officer namin, kasi against din sa administrasyon ng araw. So, siyempre, bilang subordinate, that time NCO naman ako, so alam ko na rin yung ginagawa ko. Ano yung mga karaniwan na ginagawa niyo noon bilang isang rebel group? Bilang rebel group, yun na ganoon pa rin habang bang hindi ata, alam ko dyan, mambasa, hindi napalitan si, the time kasi ang presidente na si Cory. So marami mga rebel soldier, officers pa, na nanggagaling sa mga elite force. So kami naman ganun din. So sama pa rin kami kahit na ilang kudeta na yung naranasan namin. 87, 88, tapos yung pinaka talaga yung notorious, 1989. So, yun ang pinaka, siguro talaga doon, talagang pinaka effortness ng tropa noong 1989, talagang, ano doon, nagdadanak ng dugo. Pwede mo bang ikwento sa akin, Bart, kung ano yung nangyari noong 1989? Noong 1989, so from SRTS, dito nakabase sa Magsaysay, so nag-ano kami, nag-load kami ng 6x, then pupuntang Manila. Actually, ang pinaka-main ano namin noon eh, what they call this mission is doon kami sa, ano, sa Green Hills. So sa Green Hills, ang pinaka-tasking namin doon, yung sa, actually may briefing, so yung Camp Crame, yun ang ipipin daw nata namin. So, doon kami, for the meantime, doon kami nag-stay sa Green Hills. Kasama ko yung mga officers. Sabi yung mga retired na sila eh. After that, yun nga, and then nagkagulo na. So, nag-move kami from Green Hills to Camp Crame. Tapos, yun, marami na pakpukan na eh. So, yun ang pinaka-senaryo nun. Pero sa personal na, ano yun, personal opinion nyo nung kayo sa mga... Actually, talagang personal opinion ko nun kasi since sabi ko nga, NCO na ako, alam ko rin yung ginagawa ko at talagang gusto ko rin, ano, gusto ko rin manalo yung mga Rambos. That time, Rambos tsaka yung, ano, tsaka mga SAP, Reform Army Troops Movement. Yeah, ano, talaga, ano, kasi ang pinaka-main objective ata doon, pagkakaalam ko, talagang itapol, i-out si, ano, si yung presidente ng araw, si Mrs. Aquino. Yun ang pagkakaalam ko eh. So, since hindi ko rin kursunada yung panga patakaran niya. So, yun ang ano, so, sumama ko. Meron bang nag-convince niyo? Noong time na yun? Marami kasi, alam kong maraming involvement general dyan eh, pero siguro hindi ko na may mention. Ano? Pero, ang pinaka-convince dyan is,
Masiguro yung dating First Scout Ranger Regiment na commander nun, kasi sumama siya eh. So pagka sinabi kasing ranger, alam mo naman, body talaga. At saka talaga, ranger kasi, so ang commander. So, ganun. Sama kami lahat. Including yung mga estudyante. Kasi hawak ko yung... May hawak kong estudyante noong that time. Yun bang... Una, anong nangyari? Sabi mo, 1987 na yan? Ano, 87? Stay put lang naman, tsaka 88 eh. Saka... Pero ang pinakasabi ko nga, ang pinaka... main, ano niyan, yung 1989. So, after ng kulitan ng 89, ano yung nangyari sa inyo? So, siguro sumurender yung commander, yung ground commander doon. So, na-disseminate sa amin na, ano na, na huwag na mag-aklas, stay put na lang doon sa balik kami. Bumalik kami sa Green Hills eh. So, stay put kami doon, mga ilang araw. Yun na, nung, ano na, nung i-abduct na kami o i-apprehend. So, nag-eco-eco kami. Kanya-kanyang eco-eco na doon. So, yung mga baril namin, pinaglalagay namin sa isang tabi, intact. With, kasama yung mga baril na estudyante. Yun, kanya-kanyang escape elevation. Ganun ang nangyari. Tapos after that, siyempre, naka-escape na kami. Pumunta kami sa isang lugar para doon na muna kami magpahinga. Tapos balik ulit sa school ang time na yan. Nung nakabalik na kayo sa school, anong nangyari na? Eh wala na, ang hearing namin. Hanggang sa sumunod na araw, buwan, tapos ang nangyari, taon. So, naano kami na talagang, siyempre na-demote yung mga enlisted personnel. Nakatulad po ng dalawang ranggo ng ilang taon. Ganun lang. Pero hindi ba kayo nakulong? Hindi ako nakulong kasi nag-eco-eco ako noon. Tapos nakikinig sa radyo na kung ano yung mga nangyayari. Hanggang sa eventually hanggang sa nakabolis yung SRTS base ano, sa Mulabi, sa Fort Magsaysay. Ganun lang nangyari. Ano-ano naman yung naisip mo, Master, na on the other side na ginawa mo yun? Tapos naging magka pa? Oo nga eh, wala ako. Mali, parang napag-isip-isip ko nung araw na siyempre tumatanda. At saka, siyempre how many times na nagkodeta, tumatanda. Nagkakaroon ng tamang leadership. So, mali pala yun. Hindi pala maganda na mag-aklas ang isang sundalo. Napag-isip-sip ko nun. Kasi walang nagawa ang gobyerno rin sa amin nun eh. Ibig sabihin, nahirapan kami, na wala ng ranggo, nagbayad ng baril na iniwanan. So, inisip-sip ko na hindi pala maganda sa isang sundalo yung nag-aklas o yung nagko-kodeta. Mula nun, kahit may kodeta, kahit may mga aklas-aklas na ganyan, wala na. Lesson learned ko na. Paano kung noong diba nadimot kayo, tapos naisip niya na hindi pala tama yun? Meron bang sumunod na may nag-aalok ulit? Marami. Nung time na yun, nasa Mindanao ako, naka-base. Marami ako nahihiringan eh. Actually, may dalawang beses nga yun eh. Yung una, yung mga parang stand. Ano una, so yung sa Magdalo na ata yun, tapos yung naging standout sa Makati. So, inakaya pa nga ako nun. Pero that time kasi, per sergeant na ako, so mataas na yung walang leadership natin. So, actually, yung mga CO ko, sumama eh. Ako lang naiwan.
Sabi ko sa kanya, hindi na ako pwede dyan, sir, dahil ano, ilang beses na ako nakaranas ng ganyan, wala rin nangyari. So, isa pa sir, masyadong compromise na eh. Hindi na, palagi ko, tsaka hindi mananalo. Nakita ko na eh, parang may instinct ako na hindi mananalo. Tsaka kasi very compromise na nga. Kaya, walang basihan para manalo. May nagpupunta ng ano doon eh. May nagpunta ng mga malalaking tao doon. May isang senador doon pero hindi ko mababanggitin. At the same time, may pag-budel fight pa nga sa amin. Actually, katabi ko pa siya. Pero, yan, marami akong nahiringan pero hindi na ako sumama dahil mahirap. Sabi ko sa tropa ko, huwag na kayo sumama. Pero yung kinuha lang ng siyo namin, yung mga parang ano, less platoon lang ata yun na hindi ko alam kung ano na eh. Pero meron akong communication sa kanila, sabi nila, nasa isang lugar lang daw sila. So, sabi ko, mag-ingat kayo dyan, huwag na kayo sasama kung kinakailangan. Kung gusto nyo, bumalik na kayo dito. Sabi ko sa kanila, no, kasi per-sergeant ako noon eh. At nung umalis sila nga, nung yung tropa ko noon, ano eh. Sabi ko, ingat lang kayo, bahala ang Diyos sa inyo. Pero sa totoo lang, walang mangyayari dyan. Actually, kinakusip ko pa rin si CEO. Sir, ako, very compromised na yung, ano niya, yung strike niya. So, nakita naman natin sa TV, di ba? Wala naman nangyari. Ano sila, actually sila, that time, Captain Gambala, sila, Maestri Campo, sila Dingli, sila, sa, yung Magdalo nga eh. Kasi ang moto nung 96, 95 din, parang Magdalo ata. Kaya sabi ko sa CEO ko, mag-ingat ka na lang sila ako. Eh, siyempre, minun natin ma, ano yung kagustuhan niya na, kasi siya ang CEO natin. Pero, paano lang, bilin-bilinan na lang natin na, hindi kayo mananalo sa iyo, sa kanya, sa isip-isip ko ba? Hindi kayo mananalo. Eh, wala eh. Ilang beses na ako sa ganyan. Hindi nga nanalo, di ba? Wala nang nangyari.